Magandang araw mga bata. Ang ating aralin sa araw na ito sa edukasyon sa pagpapakatao ay tungkol sa laging may pag-asa. Ito ay sa aralin 6. Ang pagiging bilog ng mundo ay isa marahil sa mga dahilan kung bakit marami pa ring taong naniniwala na may pag-asa kahit napakaraming hirap ang hinaharap at pinagdadaanan. Diba sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, marami tayong suliranin na hinaharap. Ngunit sabi nga, kapag may pag-asa kahit anumang hirap ang ating pagdaanan, tayo ay magtiwala lang sa Panginoon at laging magdasal sa araw-araw. Para sa kanila, ang pag-ikot nito, tamang dadaan ito sa madilim na gabi, ngunit matapos nito ay masisilayan pa rin ang bukang liwayway. Ang pagsikat ng araw ay ang pagbangon ng isang bagong umagang maghahatid ng panibagong pag-asa. Sabi nga na kapag may dilim, may liwanag. So, hindi naman palaging, kung halimbawa, laging may problema, so doon na lang tayo. So, kailangan nating maging positibo sa araw-araw. Hindi, wag tayong mag-focus sa, halimbawa, sa mga problema lang. Ating bigyang pansin na lahat ng bagay ay mayroong solusyon at lahat ng problema natin ay ating mapagtatagumpayan. Higit sa lahat, alam nilang may iisang Diyos na pinagmumulan ng liwanag at pag-asang kakailanganin nila sa pagharap sa bawat yugto ng buhay. So, lagi lang nating tandaan na nariyan ang Panginoon upang tayo'y gabayan, upang tayo ay tulungan sa mga hinaing o mga problema na ating pinagdadaanan. So, magtiwala tayo sa Kanya dahil Siya ang nakakaalam kung kailan at saan at kung paano natin mapagtatagumpayan ang mga hinaharap nating problema sa buhay. Para sa inyong gawain, narito ang inyong gagawin. Lagyan ng check ang patlang kung ito ay nagpapakita ng pagkakaroon ng pag-asa sa buhay at ekes kung hindi. Lalagyan ninyo dito sa patlang bago ang bilang, lalagyan nyo ng check or ekes. So, basahin mabuti ang bawat pangungusap. Ito ay 1 hanggang